The best nga daw yata ito kay Pacquiao, no? Pero alam naman po natin ang mga... Ayan guys, welcome back dito sa ating Toy TV Sports. At ngayon, boxing naman po ang ating pag-uusapan. Ayan. At syempre tayo po yung nagbabalik, no? At maraming salamat sa inyong lahat, no? Na... patuloy na nakasuporta, okay? At well, mabilisan lang ano, ang ating topic ngayon ay yung inilabas, no, na mga rankings. Ayan, yung rankings po ng mga magagaling na boksingero ngayon, no? Yung talagang sinasabi nilang mga undisputed, ayan. At well, bago po yan, tayo po yung magpapasalamat, no, sa ating subscriber na si... dyan sa Singapore na si Todong Niro. Ayan, ating matinding supporter. Ano po? Okay. So, mabilisan na lang po ito. No? Ayaw po natin masyado matagal na usapan. Well, number one pa rin dyan, no? Itong lang si Terence Crawford. No? Alam naman po natin kung gaano kalital itong si Terence Crawford. At karapat-dapat lamang po, no? Na siyang nandyan, kasi nga, ang pikate ng kanyang huling nakalaban, no? Katulad nga ni Errol Spence Jr., no? Na di po natin nakalain, no? Na pababagsakin, no? O tatalunin sa brutal na paraan nito ni Terence Crawford na may kasalukuyang record, no? Na 40 wins, no? Walang talo, no? At 31 knockouts. At pangalawa naman po, ang mainit-init, no? Na si Naoya Inoue. Ayan. Alam naman po natin ng Japanese boxer na ito, no? Eh, parang sa Japan lang ito lumalaro, ano? Parang siya ang pinupuntahan sa Japan para labanan, ano? At yun nga, very impressive yung kanyang huling nakalaban, ano? Dahil nga, amin yung huling niyang laban. Dahil, as usual, knockout na naman, no? Well, meron po siyang 27 wins at wala pang talo, no? At meron siyang 24 KOs, no? At talaga pong malakas ito. Tawag dito, sinasabi nga nila, the best nga daw yata ito kay Pacquiao, no? Pero naman po natin ang mga promoters minsan kung magsalita ay mga ano na masyado. Masyado ng ano, tawag dito. Para ma-i-promote ng gusto, no, yung kanilang bataan, no. Eh sinasabi nga na mas ano daw to kay Pacman. Pero alam naman po natin lahat na hindi totoo yan. Dahil ang mga nakalaban po ni Pacman ay wala man lang sa kalingkingan, no. Wala po ang mga nakalaban ni Inoue sa mga nakalaban ni Pacquiao. Meron ba siyang nakalabang El Terrible? Meron ba siyang nakalabang Oscar De La Hoya? No? So, huwag na natin patulan yan. So, yun nga. At maganda dahil nga may Inoue na napapanood ngayon. No? Very impressive po ang kanyang performance. No? Siya po ay junior featherweight. Sana nga po, eh, meron siyang malupit na mga kalaban. Nung sikat na eh. Nung magaling. Katulad nga po ni... ano, ni Davis, no? Kaya naman niya sigurong umangat. Diba? Kung sobrang lakas niya na sa, ano niya, division niya, eh, angat na siya, parang si Pacman. Bilayin niyo, from flyweight, diba? Bantamweight. Naging super, ano, welterweight, diba? Nung kinalaban niya itong si, ano, si Margarito. Yun yung mga kalaban ni Pacman. Tapos ikukumpara niyo siya dito kay Inoue, eh. Malayo po, malayo, sobrang layo. Anyway, number 3 nga po ito si Alexander Usyk, you know? Number 3 po siya, ano, may 21 wins at wala pa rin talo, no? Yung top 3 natin, walang talo, no? Siya po ay nasa heavyweight division naman. At ito nga po, si Canelo, no? Si Canelo ang, ano, Alvarez na napakalakas po nito, napaka-tactical niya pong lumaro. Ang sarap pong panoorin ni Canelo, no? Siya po ay may 61 wins at 2 pagkatalo, no, sa super middleweight division naman po siya, no. At ito po sa number 5 si Dmitry Bivol, no, na wala ring talo, na may 22 wins, no, nasa light heavyweight division naman po siya. Si Arthur Beterbiev, no, 20 wins at wala pa pong talo, no, sa light heavyweight din po siya.
Siya po yung number 6. Number 7, ito naman po ang ating nabanggit kanina na si Gervonta Davis, no? Na 29 wins, at wala pa pong pagkatalo sa lightweight. Well, lightweight pala ito si Davis. Si Inoue. Ano po ba si Inoue? Junior featherweight. Well, malayo-layo ang tatahakin, no? O kakainin ito ni Inoue, no? Bago makalaban pala si Davis. Dahil lightweight pala ito, no? Na may impressive win, no? Yung kanyang tinalo, no? Sa KO. Pamagitan po ng KO, no? Or knockout. Ito pong malupit, no? Na babyface assassin na si Ryan Garcia. Well, bakit babyface? Nakita niya naman ang mukha, di ba? Napakalakas din ito. Pero yun nga, siya po yung natalo na ito ni Davis, no? Na, nako, maganda sana maglaban sila ni Pacman, ano? The oldest boxer in ba, ano, no? In the history versus Gervonta. Nako po, gandang bakpakan yun. Pero wag na po, no? Wag na po. Eh, dapat si Pacman, eh, ano na, nagre-relax na lang. Ito nga po, number 8, si Shakur Stevenson, na wala rin pong talo sa lightweight division. At ito po si Jesse Bam Rodriguez, no? Mga wala pang talo, 19-0, no? Flyweight din po ito, no? Possible na kaya makakalaban itong si, ano, si Inoue, no? Mga walang talo, ito masarap panoorin. Tyson Fury, ayan, na may 34 wins. At, mga, to be honest, no? Ang mga kilala ko lang talaga dyan, na napapanood ko po talaga, ay ito pong si Terence Bud Crawford, no? Ito pong si Inoue, no? Ito pong si Canelo Alvarez, no? At ito naman pong si ano, si Gervonta Davis, no? The Tank Davis, at ito pong si ano, Tyson Fury, no, sa heavyweight division. So napakaganda pa rin po ng mga pangalang lumilitaw dito sa boxing, ano, sa boxing industry natin, at talagang siyempre, nami-miss pa rin po natin ng ano, Pacman, no. Pero yun na, tapos na po ang era niya, no. Panahon na para dito sa mga ano, no, wala pa pong talo, very impressive po ang mga fighters na ito. At yun nga po ang ating napag-usapan ngayon, ang boxing pound per pound, no, ang latest, no, na ano, 10, no, nating nabanggit. At yun lamang po ang ating topic sa ngayon, no, mabilisan. Hali po, maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo, no, sa mga susunod pang content. Maraming salamat sa inyong panonood.